Hello po. Kumusta po ulit kayo? Sana po ay mabuti ang inyong kalagayan. Okay lang po kayo na wala kayong mga sakit, wala kayong mga problema. Katatapos lang nating mag-abono po dito. Do ko tatanim pa lang ng ating mais. 6414 po yung ating itinanim na pangalawang beses. Dito po tayo, Kwan, kumuha ng ang nakuha po natin dito yung itong kalahating hektarya, yung dry na kaanin na po natin. Alam ko marami sa inyo yung Kwan, yung sumusubaybay at naghihintay ng resulta ng ating mais. Ito pong kalahating hektarya dito, kasi hindi sabay-sabay yung pag-anin natin. Sabi ko nga, yung mga nag-harvest sa atin, medyo hindi tayo sinipot. Kaya itong huli, itong kalahating hektarya, ang nakuhanap po natin dito ay 6 tons na dry. Bali, makikita nyo po yung resulta kung paano natin siya pinatracer at kung ilan yung total na kilos doon sa hulihan itong video na to. So, maganda po yung naging outcome, though medyo mas mababa po yung presyo nito. Ang naging presyo na lang po natin ay 1870. Yung first class yata ay 1880. Kaya lang, itong sa atin, ang question dito, masyadong overdry. Pero napakabibigat po ng ating mais kahit na na-overdry po siya. Mais, katunayan, nagtataka yung bumili ng ating mais dahil sabi niya, ba't ang dami pong napagbentahan. Actually, ikalawa na niyang beses na binili yung ating Kwan. Siya yung bumili ng una na nakakuha tayo ng Kwan din, almost 6 tons din. Pero ngayon, 6 tons yung ating nakuha dito. Nung una, mas mataas yung presyo. 1940 yata nung una, pero ngayon, itong huli, 1870 lang. Pero mas marami tayong napagbentahan ngayon. Mas marami po tayong nakuha ngayon sa ating dinanim na 6410 at day calf na 8282. Kaya lang itong pangalawa, ginawa ko na purong 6414 kasi hindi pa natin nasubukan yung 6414. Ito yung version ng 6410 na mas matagal siya ng 10 days. Kaya susubukan po natin para kung ano man yung mga available na mais sa inyo, may tuturo po natin kung paano inaalagaan. Hello! Welcome to Tech Pop-Up, the smart learner channel. We educate intelligent farmers and provide effective solutions to your problems. Gumagamit po ba kayo ng maraming inorganic fertilizer? Acidic din po ba ang inyong lupain? Mabagal bang lumaki ang inyong mga halaman? Panahon na po para pagandahin at pababain yung paggamit ng inorganic fertilizer. Kayo po na nag-o-organic, pwede po ninyong gamitin ito. Kayo po na natatakot sa mga insecticide, natatakot sa mga iba't iba pang mga chemical na inilalagay sa halaman, pwede po sa inyo ito. Tayo po ay gumagamit ng probiotics o itong lactobacillus lactic acid. Ito po ay nagpapaganda o ibinabalik niya yung ganda ng lupa. Binubulok po niya ng madalas o mabilis yung mga pwedeng bulukin sa lupa kagaya ng mga dahon, yung mga rice straw, kung ano pang mga pwedeng maging pataba sa inyong lupa, pinapabilis po nito ang pagbubulok. At ang ginagawa po niya ay yung mga binubulok po ay ginagawa po niyang amino acid, na yung amino acid ay nagtataglay ng nitrogen at ang nitrogen ay nagpapaganda sa ating halaman para ito'y mabilis lumaki at magaganda, malalaki po ang bunga. So, subukan po ninyo itong ating probiotics, itong ating 3K fertilizer at para gumanda ang inyong halaman at maibalik yung dating matabang lupa. Itong ating katabi, ito'y nagkuhan siya, nag-no-till siya talaga. Kaya lang, late siya naglagay ng abono. Kaya medyo malilit po siya. Yung nahuli sa atin ng 1 week, ganito na po siya kalaki. Yung nasa mangga, papakita na po natin siya next week. Ito, hindi pa natutunaw yung kanyang mga abono. Kalalagay lang po niya. Tinitira po siya ng mais. Hindi pa rin malalaki yung kwan. May maliliit, malalaki kasi hindi siya nag-abono at hindi siya nagpatubig kaagad.
Ito, after 7 days, papatubigan na po natin ito. May abono na po siya. In case na uulan, tsamba na naman po tayo. Siguradong magaganda na naman yung tubo nito pag manaulanan. Ikatlong araw na po ito nakuan, na naitanim. Pero wala pa pong lumalabas. Kaya nga pala, kung gusto nyong magkaroon ng magandang ani, magandang mais, eh sundan nyo po yung ating mga sinasabi. Marami na pong nagpatunay sa mga sumunod sa ating mga sinasabi, sa ating mga guidelines, ang talagang umani ng malaki. Sasabihin ko po sa inyo, kung nagtitipid po kayo, eh matitipid din po ang inyong ani. At kung ibibigay nyo yung kailangan ng inyong mga halaman, siyempre malaki din yung inyong aanihin. Kagaya ng ating ginawa dito, talagang nag-invest tayo sa Polyar na sa ginagawa ng iba, nag-abono sila. Pero mas magastos po yung dadagdagan niya siya ng abono. Imagine, sa 1 hectare po natin, 10 bags lang yung nilalagay. Pero hindi tayo tatalunin ng naglalagay ng 15 to 20 bags sa isang hectare. So imagine po ninyo, gagastos po tayo ng more than 13 o more than 3,000 sa Polyar. Tapos yung labor po nito. Pero higit na mura pa rin yung ating procedure kaysa sa ginagawa ng iba. Mas maganda po ito. At talagang napatunayan ko na mas mabibigat yung nilalagyan natin ng 3K, yung power grower at heavyweight tandem. Nagtataka nga yung ating buyer. Ang average weight po ng ating sako, malalaki ko sila yung kwan. Ang average weight po ng ating binenta, nasa 60. Pumapalo siya ng 66 per sack. Kaya marami yung ating napagbentahan dito. Mahigit 100,000 din tong kalahating hektarya. So, kung gusto nyong magaya po ninyo yun, eh gayahin po ninyo yung ating mga ginagamit. Hindi po tayo namimilit, pero kung gusto nyo talagang mag-succeed sa farming, sabi nga, kung gusto mong talagang ma-develop, kung gusto mong gumaling ka, kung gusto mong tumaas ang iyong ani, eh siyempre, sumabay ka sa mga magagaling. So, hindi ko natin sinasabing tayo ay sobrang galing o galing. Pero, nasubukan natin, nakita po na natin na yung ating ginagawa ay okay po siya talaga. Ito, kagaya nung nakaraang taon, itong 1/4 hectare lang dati yung ating tinamnan. Nakakuha po tayo dito ng 3 tons. Ang presyo po ng kwento kasi sariwa po nating binenta yon. Ang presyo po noon ay 11. Ang napagbentahan po natin dito, mahigit 40,000 eh, yung 3,000 square meter na makikita nyo po sa ating video. At yun po ay hindi kwento, kundi makikita nyo po talaga. Ang kagandahan kasi, yung mga iba sa atin na nagtanim dito, eh maraming namatay, maraming mga kwan, kasi hindi nila pinatubigan kagad. Eto, hindi natin siya pababayaan sa tubig. Pinaganito ko, pinaararo ko kasi mas maganda yung tubo pag ganito. Saka hindi siya nakakadisgrasya. Kasi pag yung no-till na ganun, nasubukan ko na last year, maganda rin po yan. Kaya lang, kung hindi ka maingat, matutusok ka sa mga sa mga sanga ng mais na hindi pa nasunog or hindi pa na-decompose. Kaya ganito, pag ganito, mas safe siya. Kawawa naman kasi yung tigapatubig ko kapag matutusok siya. So ang ginawa ko, pinaararo ko na lang. Mas maganda kasi yung takbo ng tubig pag ganito. Mas madaling magpatubig pa pag ganito kaysa yung no-till. Tapos yan, mag-spray ka dyan ng 2 times dito sa pinaararo. One time ka lang mag-spray dito. So ito po yung pana. Siya nga pala. Sa mga malapit na farmer dito sa Pangasinan, Tarlac, magsisimula na po tayong mag-ikot. Papasalan natin kayo. At kung gusto nyong mapuntahan, kung gusto nyong mabisita, eh mag-comment po kayo at i-contact po natin kayo. Titignan natin kung kailan, paano tayo makakapunta. Kukunin ko pong yung contact number at para hindi lang po kayo yung ating magabayan makita, pati yung mga katabi nyo po, yung mga neighbor nyo na pwedeng tulungan, pwedeng maturuan. Titingnan po natin kung ano ating makakaya na may tulong sa inyo. Gusto kong umunlad po kayo, lumakyang yung kita at dumami tayo para umunlad ang ating bansang Pilipinas. Maraming salamat po sa patuloy na panonood. Lagi po kayong sumubaybay kasi may mga pagbabago po sa ating mga
ginagawa, sa ating mga ginagamit. Para naman sa ganon, tuloy-tuloy pa rin po yung pagganda, pagtaas ng ating ani. Sa mga hindi naniniwala, okay lang po, gawin nyo lang po yung gusto nyo. Basta sa atin, ang pakay po natin dito para matulungan, para maituro na lumaki, dumami at umunlad ang ating mga kaibigan at mga kapatid na magsasaka. Maraming salamat po!